So, what is up, guys? Good morning. Nasa treadmill tayo ngayon. Fasted cardio. It's already 7 a.m. in the morning and fasted cardio lang tayo. May hapon, babalik tayo for weight training para may laman na yung siya natin and puno na yung glycogen storage natin. So, as of the moment, ginagawa ko lang to magkahiwalay yung cardio if I do have the time. Napaghiwalayin sila. Doesn't make any difference if magka-cardio ka after workout for muscle building. Same lang yun. It's just that mas optimal lang for muscle growth. Kasi if after workout, nasa catabolic stage ka na eh. So, as much as possible, kung kaya mong paghiwalayin yung cardio sa lifting weights, the better. So, yun ang mas maganda. And, depende rin eh. Kung may mga nagtatanong kung ano bang una, fasted cardio, I mean, cardio muna bago buhat, or buhat muna bago cardio. So, magde-depend pa rin yan sa goal mo. If you're someone that wants to build or enhance your endurance, and hindi naman for muscle building talaga ang priorities mo, performance-wise, yan, endurance, general health, and cardio, unahin mo yung yung cardio. So if muscle building naman, better talaga to perform better sa weights, hindi ka muna pagod, hindi ka physically pagod, hindi ka rin mentally pagod, drain ka na kasi after this one, and that usually pag beginner nakakatamad na mag-workout if pagbuhat ng weights, if pagod ka na from doing cardio. So for warm-up, walang problema. 5 to 10 minutes, kung lalo na kung leg day ka. Maraming benefits ng cardio pag ganun. So, ayun lang muna. After this, pakita ko sa inyo yung kakainin natin. And kung ilang meals, tapos yung workout natin mamayang hapon. So, magtatagal tayo dito. Mga 45 minutes to an hour na incline na very low intensity lang. Sagad yung incline. Sagad. Pero yung intensity sa pinakamababa lang for. So see you later, guys. Peace out. 5 weeks out. Nationals, IFBB. Let's go get it. And by the way, I almost forgot wearing sweatbands. Fit body from Goodybands PH to trim down my stubborn fats. And we all know we cannot spot the tools. But malaking tulong to, lalo na pag mababa na yung body fat percentage mo and yung mga stubborn fats na hindi natin natatarget talaga, like here, tsaka yung mga lower abs. So, if you're new here to my channel, please don't forget to subscribe para ma-update ka hanggang mag-game day tayo. So, thank you. Then after this, up-workout tayo and then konting posing. Alright. So ayan, tanggalin natin yung waist trim mo natin. And isa nga palang ab tip pag gumagawa kayo ng hanging leg raise. Huwag niyong gagawin to, hindi to paramihan ng repetitions para magka-abs. So ganito. It's always better to do 10 na okay yung form, naramdam mo yung muscle,
rather than doing 100 na sumasabay ka lang sa momento. Another common mistake na ginagawa nila pag nag-train ng abs is this one. Well, if you wanted to have bulky yan, malaki yung ganito, go for it. Ito, lalaki yan. Lalaki yung waist mo. And, mawawala yung V-taper look. Na wide shoulders, wide back, small waist. Kung yun ang gusto mo. But if you wanted to have a small waist, kailangan yung training mo is sideways. Work your obliques. Okay. So, yun lang. Huwag yung gawin yun. Lalo na kung sobrang bigat nakakita kayo sa gym. Big no. So, for our first meal, meron tayong over easy na eggs. Meron natin ang salt, both sides. Plus, toasted na bread. Toasted. Tapos meron tayong Tostitos. This is 10 calories per serving, I think. Meron siyang, 10 calories per 2 tablespoon or 2-3 grams. Meron tayong cream cheese. And then, on top of it, sweet, sugar-free na pancake syrup. So, sweet, salty, and savory. Sama-sama yan. Tapos, yung eggs dapat. Gusto kong eggs ganito. If it's not cooked this way, I don't like it. Papakita ko sa inyo pag nalagyan ko na siya ng cream cheese, tsaka ng pancake syrup, tsaka natin i-break yung eggs. So, kailangan natin timbangin. I only need 15. So, tansyahin lang natin. 15. Sakto. So, 4 breads na to. Of truth. Oh. Sir. Tapos, nalagyan niya ng salsa. On top of both. Toast. Marami ito. Pero, yun na. Yun. Cheers, guys. Yummy. Gising lang natin, guys. Yung naka-prepare na pagkain ko, pinimbare ko na siya. Yung meal 3 and meal 4, ay meal 2 and 3, naka-prepare na siya since last night. Niluto ko siya the night before para wala na akong gagawin ngayong araw. Since twice ngayon gagawin kong workout. So, ang gagawin ko, initin ko na lang siya sa microwave din. Papakita ko siya sa inyo. Let's go. Bali, for lunch and dinner, same meals, pero hatiin ko na lang sa dalawa. So, meron ako 400 grams na sweet potato. Niluto natin kagabi ng breast and beef patties. Plus, 200 grams ng kanin ngayon, 200 grams ng kanin mamaya. Pickled, sa mga Korean, pickled radish.
So, tapos na tayo ng third meal. Ito na merenda natin, fourth meal. Boom. Yung leftover na kamote. Yan. Lalagyan ko ng pancake syrup with cinnamon. And yung pre-workout ko na coffee. Yung pre-workout ko na coffee is 3 coffee sticks lang ng Nescafe Black. Yung hindi 3-in-1. Basta 3 sticks lang. Itik pa 5 pesos yata. So, eto na yung pre-workout meal natin. Papunta na ulit tayo ng gym. Water. And may dala na tayong bag ngayon kasi nandito yung mga pang warm-up natin. Plus, at the same time, may nagtatanong sa akin kung anong difference pag umaga or hapon. Actually, ang difference lang nun is yung meal intake mo. Ako kasi pag nag-gym ako ng umaga, hindi ako nag-workout ng fasted state. So, 1 meal lang ako pag umaga before mag-workout. Unlike pag hapon, 3 to 4 meals ako. So, mas puno yung glycogen, mas mataas yung mas maganda yung fullness, yung performance din sa gym. But, yun nga lang, may pros and cons. Pag hapon, minsan, ang hirap lalo pag may mga gagawin ka. Hindi mo ma... Kunyari, hindi naman lagi gym is life eh. May mga errands din pag hapon. So, ako mas preferred ko minsan talaga noong umaga para tapos na. Marami pa akong time para gumawa ng ibang bagay pag hapon. So, update ko kayo guys pagdating natin sa gym. So, ang workout ko today is upper body. So, I'll be hitting chest, arms, shoulders, and back. Plus, kailangan lagi tayo mag-stretching before and after workout. So, before workout, don't do static stretching like this, yung mga matatagal na ganyan. Kasi nalalengthen yung muscle, so may mas malaki ang chances na may injury ka. So, always better, search nyo kung wala ka, hindi kayo familiar. Dynamic stretching before workout. Yung static stretching after workout. Okay? Para to improve your recovery na rin. Dynamic stretching before, static stretching after. So, let's go. And by the way, isang pinakamahalaga warm up is lalo na on push day, pag nagpo-push kayo ginagamit niyo, o chest day, shoulder day, is i-warm up niyo maigi yung rotator cuffs niyo. Yung muscle na yun nasa likod, so hindi siya ganong wina-warm up. Okay lang yung dumbbells, pero mas maganda kung meron kayong bands para mas ma-warm up siya ng maayos. Okay? Ano yung mga warm-ups for rotator bands? For rotator cuff. Ito, ita-timelapse ko dito yung ginagawa ko. Every single time na mag-upper day ako, push day ako, chest day ako, hindi pwedeng hindi ko ito gagawin kasi hindi naman nagka-injury pero nag-stiffen up siya dati before dahil hindi ako nagwa-warm up ng rotator cuff. So, buti na lang, maganda yung guidance ko ng coach ko na nagwa-warm up din na ganun. So, thank God na hindi ako na-injury. Hindi dumating sa point na na-injury ako or mai-injury ako kasi nga wina-warm up ko na siya na maigi. Okay, so pakita ko sa inyo. Kanina, 200 grams of rice, yung leftover na beef, tsaka chicken, ketchup, suka, tsaka Coke Zero. That's it for our last meal. So sa next video na to, pinrepare ko na din yung mga pagkain ko for tomorrow para bukas less hassle na. Beef and chicken, same lang ng pagkain ko ngayon with sweet potato na pinakuluan. So ayan guys, nakaligo na tayo. Nakain na rin natin lahat ng meals na kailangan natin kainin. And, meron pa pala akong isa bago matulog.
Yes, sir. Meron pa akong apat na pwedeng kainin na steak. Oh, this is my finisher. 1, 2, 3, and 4. So, nakita nyo naman lahat ng kinain ko kanina. Lahat yon bilang. Lahat yon nilalag ko. Saan ako nagbibilang ng calories sa mga beginner? Nagwagamit ako ng MyFitnessPal. So, thank you sa mga nagstay. Medyo napahaba to. Parang a day in a life na tong vlog natin na to for today. So, see you again next week, guys. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe. Maraming salamat. Adios!